Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello, kumusta ka? Ako si Ma'am Fai, ang favorito mo sa asignaturang Filipino ng ikalawang baitang. Nakasalukuyang nagtuturo sa Sikap Elementary School mula sa Dibisyon ng Marawi City na pinamumunuan ni Ma'am Ana Zinaida Unti Alonto. Pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa pagbibigay ng mensahe, paksa o tema na nais ipabatid ng isang patalastas, katang-isip o teksto na hango sa tunay na pangyayari. Bago tayo magsimula, ay magkakaroon muna tayo ng kunting balik-aral. Handa na ba kayo? Sabihin kung tama o mali ang sumusunod na pahayag. Una, sa pagpapahayag ng impormasyon, dapat ito ay makatotohanan. Pangalawa, unawain ang binabasa o pakinggan sa pagtukoy sa paksa. Pangatlo, ang babala ay isang pahayag na hindi dapat sundin. Pang-apat, ang paksa ay siyang pinag-uusapan sa isang talata o isang teksto. Panglima, isama lang ang mahahalagang impormasyon sa pagpapahayag ng mensahe. Nasagot mo ba ang ating binalikang aral? Kung hindi, huwag kang mag-alala dahil meron pa tayong isang aktibidad. Halika, basahin natin ang kwentong pinamagatang Ang Paalala ni Arnel. Nagmamadali si Arnel. Tinanghali siya ng gising. Baka mapagalitan siya na binibining Luis. Alalang-alala siya. Halos patakbo niyang narating ang paaralan. Kahit na siya'y muntik nang makagat ng aso dahil hindi niya napansin ang paalalang mag-ingat sa aso. Nang makarating siya sa paaralan, agad siyang napahinto nang makitang itinataas pa ang watawat at umaawit ng lupang hinirang ang mga mag-aaral. Bigla niyang naalala ang kanyang leksyon sa sibika. Kaya't tumayo siya ng matuwid at inilagay niya ang kanyang kanang kamay sa tapat ng kanyang dibdib at nakisabay sa pag-awit. Nang matapos ang flag ceremony, tinungo ni Arnel ang silid-aralan. Habang naglalakad, nakita niya ang kanyang kaklase na si Lito na nagtatapon ng balat ng candy sa sahig, kaya't nilapitan niya ito at sinabing, "Lito, hindi mo ba nakikita ang babala?" Tumingin si Lito at nakita niya ang mga babala. "Bawal magtapon ng basura dito. Itapon ang basura sa tamang lalagyan." Napahiya si Lito, kaya't dali-dali niyang itong itinapon sa basurahan. "Arnel, labis akong nahihiya sa aking nagawa. Salamat at pinaalalahanan mo ako. Pinapangako ko na susundin ko na ang mga babala," wika ni Lito. "Walang anuman," tugon ni Arnel. At masayang tinungo ng magkaklase ang kanilang silid-aralan na may ngiti sa labi. Bakit nagmamadali si Arnel? Sino ang magkaklase sa kwento? Ano ang ginawa ni Arnel nang maalala niya ang leksyon
sa Sibika. Bakit kaya nilapitan ni Arnel si Lito? Kung ikaw si Arnel, ganoon din ba ang gagawin mo? Ano ang mensahe ng kwento? Paano mo sinusunod ang mga babala at paalala? Lagi nating isipin na ang paksa ay siyang pinag-uusapan sa isang talata o sa isang teksto. At ang babala ay pahayag na nagpapaalala na mag-ingat. Ito ay nagbibigay ng panuto o direksyon na gagawin. Tandaan natin ang sumusunod upang maipahayag natin ng maayos ang nabasa o napakinggang mga informasyon. Unawain ang binabasa o pinakikinggan sa pagtukoy ng paksa. Pangalawa, maging makatotohanan. Pangatlo, huwag dagdagan o bawasan ang mga nabasa o napakinggan. Pang-apat, isama lang ang mga mahahalagang impormasyon. At ang panglima, gumamit ng mga payak na pangungusap. Sabihin ang mensaheng nais ipabatid ng mga babala o paalala. Pumila ng maayos. Tumawid sa tamang tawiran. Bawal umihi rito. Bawal manigarilyo rito. Sabihin kung ano ang paksa o pinag-uusapan sa bawat pangungusap. Ang pangangalaga sa kapaligiran ay dapat na itinuturo sa mga bata. Maraming paraan ang pagtulong sa kapwa, hindi lamang pagbibigay ng limos. Ang batang masunurin ay kinagigiliwan ng kanyang mga magulang maging ng ibang mga tao. Magaling! May natuklasan ka na naman na bagong kaalaman sa bidyong ito. At dito nagtatapos ang ating pag-aaral ngayon. Muli, ako si Ma'am Fai, ang favorito mo sa asignaturang Filipino ng ikalawang baitang. At lagi nating tandaan, ang batang masunurin ay laging kinagigiliwan ng kanyang mga magulang at maging ibang tao. Hanggang sa muli!